Samantala, naririto po ang News TV Quick Response Team dito sa may Plaza Moriones sa Maynila. Kaugnay pa rin po ng kilos protest ang isinagawa ng grupong FEDJUDAP. Kaugnay ng umano yung mga pangungutong na ginagawa sa kanila ng ilang mga pulis Maynila. Dahil nga po sa naging pagkilos ng grupong FEDJUDAP ay naantala ang ilang mga biyahe kanina at marami po ang walang masakyan. Katunayan, ilan po sa mga pasero, maraming mga pasero ay kinailangang maglakad at napilitan po maglakad ang ilang mga pasero dahil po sa strike na ito. 25 pulis na abusado man sa kanila tungkulin ang inireklamo ng grupo. Narito po report ni Jay Sabali. Nagtigil pasada ang humigit-kumulang 8,000 jeepney drivers ng FEDJUDAP sa lungsod ng Maynila. Ang reklamo nila, ang wala amunong habas na pangungutong ng mga traffic enforcer, panghihingi ng lagay at pangre-reker ng mga jeep. 25 daw na abusadong enforcer ang nasa kanilang listahan. Git ni Moreno, simula ng paigtingin nila ang programa na magpapaluwang sa traffic ng lungsod ay nasa 40 na ang napatatanggal nila sa serbisyo na umabuso sa kanilang tungkulin. Bagamat ang tamang sinasabi, iba na ngayon, dapat ayusin na. Sana nga, iba na ngayon. Paanong iba na ngayon? Eh, hindi naman tumitigil ang kotong sa amin ng mga enforcer nila. Siguro nasanay lang sila sa 2 dekada na wala sila nakikitang sumisita o seryoso na bigyan ng atensyon ang trapiko sa lungsod. Mabigat po ang bilin ni Pangulong Mayor Erap ipatupad ng maigi ang batas trapiko. Hindi rin daw magiging maluwang ang kapulisan sa mga kabaro nilang umaabuso. Kung may mga ganong accusation, meron naman pong specific na office para ihain yung reklamo nila. Dama naman ang mga pasahero ang ginawang tigil pasada. Sina Lolo Modesto at Aurora Sebastian, mga tendero sa Divisoria, sumakay ng jeep mula Pahaw, Caloocan, pero binaba sila ng jeep sa Maria Quezon. Kaya maglalakad na lang daw sila papuntang Divisoria. Nahirapan mo ba kayo sumakay? Ito nga eh. Mahirap nga eh. Pagod na nga kami. Oo. Gano'ng kalayo naman nilakad niyo? Ay malayo. Maria Quezon, bandito. Kaya ang ibang pasero, doble pamasahe dahil doble sakay para makarating sa pupuntahan. Ngunit sina Lolo at Lola. Sinisingil kami ng mga tricycle. Ano na? 20 na. 20. Yung mga badya. Sabi namin, lalakarin na lang namin dahil sayang din ang pera. Hindi naman namin pinupulot ang pera. Sa aming pag-iikot naman sa Maynila, ilang jeepney driver pa rin ang matigas sa mga ulo. May mga nagsasakay pa rin sa mga illegal terminal. Ang ilan pa nga, sa gitna ng kalsada na kahinto na sanhi ng trapiko. Sinubukan namin kausapin ang ilan, ngunit paglapit namin ay tumatakbo ito. Ngunit sinwerte rin kami at may nagpa-interview rin. Ano pagkakaintindi nyo? Ano ibig sabihin nun para sa inyo pag sinabing illegal terminal? Ay, pag illegal terminal, una kailangan, pagsakay mo, alis ka agad. Kapag terminal, talaga may huli. Mahalo ang multa nun eh. Jay Sabale, GMA News. Sa puntong ito, kasama po natin si Aling Zeny Maranan. Siya po ang National President ng FEDJUDAP. Ma'am, maganda nga po. Yung po nga nireklamo nyo po nga pangungutong, paano po ba nagiging sistema laban sa inyong mga driver? Alam mo, ang pagdating sa isang pilahan na meron naman kaming ordinansa ang tinatawag, yung loading and unloading, ay dumarating dyan ang isang grupo na nanguhuli na walang tanong-tanong kung ikaw ay merong ordinansang nariyan, ikaw ba'y pinapayagan dyan, kundi hihingin ka agad ang mga tiket ng ating mga chuper at kukunin nila ito at tinitikitan nila. Bakit tinitikitan? Pagkat kikita sila sa bawat tiket na kanila makukuha ng 100 piso, na inuutusan sila na ang paggamit ng kanilang tiket ay kailangan makasampung tiket sila sa isang araw. Matapos yung grupo na ito, example ko sa iyo, Gigi, na example ko sa iyo, Alpha. Dumating yan. Pagkatapos ng Alpha, darating ang Delta. Imagine mo, ibang chuper naman ang uhulihin doon sa pilahan na yan. Tama yung sinasabi ni Vice, na meron kami mga lugar na wala kaming ordinansa. Yun, kung talagang wala kami, bakit hindi nila kami uhulihin? Bakit hindi nila tikitan? Bakit pinapayagan nila? Kasi may lagay. Nakita mo? Dito, hirap na ang mga chuper. Naaawa na ako sa kanila. Sila mismo ang lumalapit sa akin at nagtatanong talaga na, Ma'am,
tulungan mo na kami. Kailangan makipag-usap na tayo, makipag-ugnayan tayo dito sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Hindi namin inaaway si Mayor Estrada, lalong hindi namin inaaway si Vice Mayor Isko Moreno, kundi ang amin bilang anak nila dito sa lungsod ng Maynila ay lumalapit kami upang pakinggan, alamin ano ba itong nagpupuyos na damdamin na galit ng mga tsuper na napunta sa isang tigil pasada na sinasabing kami hirap na hindi na namin kaya. Dapat ganun ang isang leader. Dapat ganun ang isang namumuno. Pagkat ako'y isang pinuno rin. Nakita mo, hindi puro utak ang kailangan dito. Ang kailangan may puso ka rin kapag ikaw ay umahawak ng isang posisyon na meron kang anak na mga inaalagaan. Pero aling Senny, nabanggit nyo, kasi pag sinabing kotong, ang impresyon namin, natin, may pulis na lalapit, hingang 220, mga ganyan. Pero ito, nakuwento nyo, may ticket. Hindi ba nire-remit sa City Hall? Paano yun? Alam nyo, ganito po yan eh. May isang pulis na talaga namang ipagpaumanin niya, kailangan mabanggit ko rin ang pangalan niya, isang PO3, Pastor, na ang ginawa niya sa driver namin, karapatan niya, may panikit siya, hulihin niya. Ngayon, kung sa paghuli niya ay nakita niyang may kasalanan, dapat tikitan tuluyan. Niya, tuluyan niya. Pero anong ginagawa niya? Tinadala niya, pinasusunod sa kanya ang mga tsuper. Pagdating doon, tutubusin niya ng 200, 300. Pag hindi mo naman tinubos, hindi ka nagpunta dahil wala kang pang tubos. Sigun sa violation to, ha. Pag hindi mo natubos, ayun. Nangyari yan ngayon, ang katunayan, na dalawang driver na ikalimang araw ngayon, bago niya lang isinoli kaninang umaga ang ticket, na limang araw na hindi bumabiyahe itong driver na ito. Bakit ganon? Kasi nga, nandyan yung kotong. Paano pumapasok yung kotong doon sa parting yun? Kasi nga ho, may ticket may accounting. So paano po? Ginagamit nila yung ticket na panakot. Apo. Mamimili ka. Apo. Kukunin ang lisensya mo. Kung magbibigay ka, hindi ka titikitan. Hmm. Pero once na tinikitan ka, ang pasok dyan, kotong, sapagkat pag ikaw ay hinuli sa isang pilahan, umpisa lang na lamang nila yan, sa susunod, tatanungin na nila kagad magkano ang para sa amin. Sila na mismo ang nagsasabi, pwede ba kami tarya? Para hindi na humatikitan. Para hindi na kami matikitan. Apo. Sa susunod na gawain. Yan ang trabaho ng halos karamihan. Hindi lang na enforcer ng MTPB, kundi ang ibang mga kapulisyan na mayroong paniket. Oh, so kailan mo magbabalik sa normal yung biyahe po ng inyong mga membro? Alam mo, kanina sa pag-ikit ko, Apo. Ay sinabi ng ibang grupo ko na gusto nila mag-strike pa sana bukas. Subalit, ako mismo bilang isang leader, hindi naman namin gustong guluhin ang ating bayan. Hindi namin gustong pahirapan ang ating mananakay. Nasabi na namin ang dapat namin sabihin, kahit hinarap nga kami pero walang aksyon. Hindi namin alam kung kami pakikinggan niya o gagawa niya ng paraan, kundi inutusan niya lamang kami. Alam mo, siguro kailangan ngayong araw na ito, tatapusin namin tong gabi na ito. Apo. Nakabantay dito ang mga tsuper ko, hindi lang dito sa lugar ng Moriones. Sande, sa buong lugar ng ating Manila, Apo. Nariyan sila, nakatigil, upang huwag bumiyahe ang mga tsuper, mabantayan yung iba. Pagkat talaga namang sa hindi nila pagbiyahe, gutom sila, aaminin. Pero nagtiis silang lahat ngayon, na kahit wala silang iuwi sa kanilang pamilya. Para may parating lamang itong hinaing na ito. Pero anong ginawa sa amin? Hindi kami pinakinggan. Hindi kami kinausap. Hindi kami dininig. Hinarap lang kami dito kaninang umaga. Apo. At inutusan kaming gumawa ng isang sulat. Ganun ba ang isang namumuno? Pero bukas ba, pinapangako niyo na makakabiyahe na po kayo? Babiyahe na po yung mga... Nakakasiguro ako. Apo. Nabiyahe na kami. Pagkat kailangan ng mga tao ang aming serbisyo. Apo. At ang ipakikiusap ko sa kanila, huwag naman ang public transport ang inyong tirahin ng tirahin dito. Ang inyong perhisyuhin. Kami ay nagseservisyo. Hindi na nag-iisip ang lungsod ng Maynila na kami ay bigyan ng hanap buhay. Kami na mismo ang operator, ang nagbibigay ng hanap buhay sa mga tsuper. Kaya please, huwag kami ang tirahin nyo. Ang tirahin nyo yung mga private cars dyan na nakahambalang dito sa Sunday, kung titingnan mo, sa Juan Luna,
Nakahambalang lahat ng mga sasakyan, bulok na sasakyan. Bakit hindi nyo rinereker? Apo. Bakit kami rinereker nila? Alis, ayan, isa puntong ito, makausap po natin sa linya ng telepono si Vice Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po si Aling Seni Marana, siya po presidente ng FEDJODAP. At Vice Mayor Moreno, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo at sa lahat po ng nanonood sa inyo. Apo, at ito nga pong nare-reklamo ng grupo ng FEDJODAP, yun nga daw pong pangungutang ng mga pulis. At bagamat nagprotesta sila ngayon, bukas ipinapangako naman nilang babiyahin na sila. Pero ang tanong po ay ano pong plano ng City Hall para po ma-resolve ito pong isyong ito? Alam niyo po, paano po kami makapag-aaksyon sa isang bagay na nire-reklamo lang nila sa radyo, sa telebisyon, at saan-saan kalye. E wala naman po talaga silang pinapail na reklamo. Hindi po ba karapatan din ng mga inire-reklamong pulis, kung meron man, ay sila rin ay tinggin sa maayos at tamang proseso. Ngayon po, siguro naninibago lang po sila at hindi po maikakaila ito, no? Ngayon pong Tayuman at Abinida ay problematic area po yan. Yan pong Waluna at Tayuman, yan po yung kanto ng Pitil. Problematic area po yan. Napakarami pong color room dyan. May illegal terminal po sila. Dati, nung araw, meron silang nalalagyan, mga polis. Ngayon, wala na silang nalalagyan. Dahil inuhuli po namin sila. Apo. Dahil po illegal po ang ginagawa. Ngayon po illegal lang ginagawa nila. Bakit naman po sila magagalit? Bakit po sila magtatampo? Eh, pinatutupad lang naman po namin yung batas traffic. Na hindi lang nila umatanggap siguro na maigpit na po ang lungsod ng Manila ngayon pagdating mo sa batas trapiko. Pangalawa po, may nire-reklamo silang pulis. Kita po ninyo, nagpapanggit po ng pangalan. Bakit po kailangan sirain natin sa mata ng publiko yung pulis? Hindi ko kilala yung pulis na yun, ano? Pero unfair din po sa kanya na sa television at radio lang siya nire-reklamo na wala naman talagang formal complaint. Pangatlo po, sinabi po niya, hindi raw sila dininig. Eh para kayo nagpunta pa po kami doon at itinuro po namin sa kanila ano yung tamang proseso ng kanilang pagre-reklamo. Hindi yung kanilang pagdadala ng reklamo ay sabihin huwag silang ulihin. Hindi naman po pwede na sila ay mamayagpag at patuloy lang gawin yung mga illegal na bagay at hindi na lamang po aksyonan ng gobyerno o ng lungsod ng Maynila. Ang sa amin po pagsasaayos lamang po ng traffic po. Kung wala po silang kasalanan, hindi po sila dapat ulihin. Pero kung may kasalanan po sila, mananatili po silang huhuli. At hindi po titigil ang pamahalang lungsod ng Manila sa mga lumalabag sa trapiko. Hindi po lamang sa pampublikong sakyan, sa mga motor, sa mga pribadong sakyan, sa mga truck, sa mga bus. Lahat po yan, pinadaanan po ngayon ang lungsod ng Manila. Dahil po, dalawang dekada pong suliranin niya. Kaya po, in-action. Yun siguro, naninibago sila dahil maigpit. Eh, hindi po namin kasalanan ngayon. Ako, mapapayo ko lamang po. Huwag silang gumawa ng terminal. Ako po, niyayaya ko po kayo at any given time. At any given time, sa kanto ng Abinida at Tayuman. Makikita niyo po yung mga jeep nila doon, nakahambang. Pangapat po, apa? Yung nabanggit po ni Aling Seni na hindi kiniklear yung mga nakabalak na mga sakyan. Eh, sana makalita ni Aling Seni yung mga Facebook, sa Facebook account po namin, kung saan lahat ng sulok ng Maynila, sa 38 million square meters na laki ng Maynila, mapagabi, madaling araw, tanghaling tapat, hapon, kami po'y naglilinis ng kalye. Lahat ng klaseng obstruction. Ngayon, eh, mahirap po itinuturo natin yung problema ng iba na hindi naman nila problema. Siguro ang problema po nila, huwag po silang lalabag sa batas traffic. Pag wala pong terminal, huwag po sila magka-terminal. Yun po ang amin. Apo, ngayon, Vice, yung hindi sila unfair po yun, kasi paano naman sila nagtitingin eh? Sa television, sa radyo lang sila nagsasalita. Hindi naman sila. Ang pinayo ko pa nga kay Aling Seni kanina, alam nyo, kung talagang gusto yung disidido kayong ireklamo, yung pulis niya, ay kakasuhan natin. Pero kailangan kayo magreklamo ng formal. Ngayon, ano ang katotohanan? Ang katotohanan ng sitwasyon ng Maynila, habang kami nag-iigpit sa patas trapiko, apat na po maigit na po na MTPB at dalawang pulis ang kinasuhan. Apat na po na po ang tanggal sa loob ng limang buwan.
ang mga nahuli sa potong, nahuli na nag-aabuso ng mga traffic enforcer. Meron pa po dyan na-entrap. Na-entrap po dyan mismo sa may Jollibee. Dyan po sa may Takaton ng Tayuman, MTP. Lahat po yan ay mga tanggal na po sa trabaho. Ngayon, ano naging base ng aksyon namin? Base sa formal na reklamo ng mga tao, chauffeur, operator, o mga testigong tao na nakakita ng mga pangyayari, mga concerned citizens. Opo. Lahat po yan na aksyon ng puna. Ngayon, may... Vice, binabanggit po ni... Apo, sorry. Vice, sorry, maputol ko lang po kayo. Binabanggit po ni Aling Seni na, kumbaga, yung ticket, magtitiket nga sa unang paniniket, unang instance, pero para yun daw ay gawin lamang paraan para manakot sa susunod. Ang sasabihin, o hindi na kita titikitan, pero lagyan mo na lang kami. Ano po masasabi niyo doon? Para sa akin po sa ngayon, no, kahit sa isang po natin tingnan, kwentong barbero po yan. Kasi po, kung talagang merong pangyayaring ganyan, bato nila hinahayaan. Bato nila pinapanatili. Hindi ba nila naririnig na ang gobyerno ngayon ay patas, nakikinig, nakikiayon, umaaksyon? Ayaw pa ba nila ng ganitong pamahalaan na handa makinig sa kala? In fact, I'll give you a very good example. Two occasion, ano? Just to state the fact. Noong nilinis namin yung mga kolorong damas, di ba ho, lumaban sila. O, pinaliwanag po sa kanila, pinakita sa kanila yung programa, o, nahuli po namin ng lahat ng kolorong. Out of 1,573, 150 na lamang po ang pumapasok na bus sa Maynila. Yun na lamang po ang mga legal, Apo. Kasi sila lang po ang may prangkita. Pangalawa po, nagkaroon po ng problema sa truck. Nakita po yung naalala nyo, a few months ago, nagkaroon ng rally sa truck. Sila po formal na dumulog, so kisina po natin. At dahil pagdulog nila, sa formal na pagdulog nila, o nagkaroon po ng truck summit, o ngayon nagkaroon po kami ng moratorium. Kung paano luluwag ang traffic sa San Marcelino, sa may Arden, sa may Elpan Bridge. At kaunawa ko, hindi po makukuha ito sa damdamin, hindi po ito makukuha sa kung ano-anong klaseng bintang. Mas maganda po talaga, kapag may pangyayari, kung gusto po nila makulong sa gobyerno na sinasabi nila, gusto nila makiisa, gawin po nila kung ano yung tama. Ngayon, for the meantime, hindi naman po namin papayagan na sila'y mananatili sa isang bagay na illegal. Wala pong terminal sa Tayuman. Bawal po ang terminal doon. Ngayon, ipakita po nila sa amin yung ordinansa na nagsasabi na yun ay terminal. Pag meron po noon, ay mananatili po sila at makapaghahanap buhay po sila na magpayapa. Pero habang wala po, hindi po sila pwede mag-terminal. Dalawang dekada na po yung problema na yan. Ngayon lang po sila nakatikim ng genong seryoso na ayusin ang problema ng traffic. At kami po'y dumating sa kanila a few weeks ago pa lamang. Sapagkat sa laki ng Maynila, inubisa namin yung malalaki kalye. Now, we are going now to the feeder road, ang tawagin. Yan na po ay isa sa Tayuman, sa Pedro Hill, sa Lambingan Bridge, sa Quiapo, sa may Lardizabal, sa may EU area. Lahat po yan pinupuntahan namin. Ano mga klase ng asosasyon? EduDAP, Asang Mazda, Piston, Acto. Lahat po yan nahuli. In fact, pati yung terminal na illegal sa post office na hindi rin na-solve ng dalawang dekada. In 10 days na-solve po namin. So, hindi pa po ba statement yun na seryoso ang gobyerno ng lusot ng Maynila sa pamumuno ni Pangulong Mayor Herrera? Vice, palagay ko po, klarong-klaro po yung mensahe nyo po para po sa mga miyembro ng FEDUDAP. Medyo kukunti na po yung oras natin sa puntong ito. Okay, papasalamatan ko po muna kayo para po sa mensahe nyo dito sa FEDUDAP. Maraming salamat po sa Manila Vice Mayor. Wala po nga naman, basta po pag may reklamo po sila, formal po nilang iyain sa amin at aking na po namin. Lalo na po sa kawatan naming mga enforcer, sa mga kawatang polis. Ayan po, hindi namin kukonsinti. Pero for the meantime, ginagawa nila ang trabaho nila, dapat po sumunod po ang lahat, pribado man o pampublikong driver. Yun lamang po ang pakisulit. Salamat po, Vice. Salamat. Si Vice Mayor Isko Moreno ng Maynila.